Proverbs chapter 18. So, ilan taon na ba tayo? San Jose del Monte, 13 anos, teenager. No, pinakabata rito, Marilao, 1 year. Okay po, dito po tayo sa Proverbs chapter 18. So, ready na po ba kayo? Okay po, verse 21, sabi niya, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. No? Ang isang meaning nito, kung anong tinanim mo, siya mong haanihin. Pero dito, sabi niya, ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain. Ibig sabihin, kakainin mo yung mangyayari sa'yo. No? At ang isang tinutukoy po niya rito ay yung mga salitang lumalabas sa bibig mo. No, napakalaking epekto ng salita ng mga Kristiyano. At sa totoo lang, hindi ka pwedeng maligtas kung hindi ka magsasalita ng tama. Napakahalaga nitong salita na lumalabas sa bibig mo. Unang-una, sinabi ng salita ng Diyos at dapat nating paniwalaan, dapat nating sundin at dapat tayong mag-adjust. Dahil sabi niya, yung buhay mo, yung uri ng buhay mo, yung haba ng buhay mo, yung quality ng buhay mo ay nakasalalay sa bibig na, sa dila, sa salita na lumalabas sa iyong bibig. Kung ano ang itinanim mo noon, sabi niya, ang mga nagsisiibig sa kanya ay magsisikain sa kanyang bunga. Meaning, kung ano ang tinanim mo noon, yung mga salitang lumabas sa bibig mo, yun ang aanihin mo ngayon. At kung ano ang tinatanim mo o lumalabas sa bibig mo ngayon, ang aanihin mo bukas. Sa madaling salita, ikaw ang gagawa ng future mo. Kung magtatanim ka ng papaya ngayon, aani ka ng papaya. No, hindi naman pwedeng maging pakwan yan. Kung magsasalita ka ng tama, ng maganda, aani ka ng tama at magandang buhay. Ikaw ang magpo-produce ng swerte mo. At ikaw ang magpo-produce ng malas mo. Eh, yan ang sinasabi ng Biblia, kamatayan at buhay, yung haba ng buhay mo. Yung maagang kamatayan mo ay bunga ng mga salita mo. Hindi pwede magsalita, magsabi ang Diyos dito na hindi ito totoo. Either mag-adjust ka, sumunod ka, or baliwalain mo. Ulitin ko po, hindi ka nga pwedeng maligtas. Hindi ka pwedeng pumunta sa langit kung hindi ka magsasalita ng tama. Napakahalaga nang lumalabas sa bibig ng Kristiyano. Kahit naman hindi Kristiyano eh. Ulitin ko po, sabi niya, kamatayan at buhay, yung kagandahan ng buhay mo ay nakasalalay sa lumalabas sa bibig mo. Eh, sinasabi niya, yung quality ng buhay, yung ganda, yung kalidad ng buhay ay nakabase sa mga salitang lumalabas sa bibig. Paulit-ulit po ko, hindi ka pwedeng maligtas nang hindi lumalabas ang tamang salita sa bibig mo. Kahit magpakabait ka. Yung ganda po ng buhay ay nakasalalay actually sa tatlong bagay. No, para masabi mong magandang buhay. Ang isa rito, andito ka sa mundo, marami kang kailangan. At ang mga kailangan na yan ay binibili. Hindi pwedeng nakawin. Ang sabi ng Biblia, huwag kang magnanakaw. So, ibig sabihin, dapat may pambili ka.
So ang isang bagay dito na supposed to be o sinasabi ng Diyos na provided na, check niyo po ha, yung mga kailangan natin dito sa pang-araw-araw ay kailangang bilhin. Pagsasawaan ka ng tao, binibigyan ka lang. At ayaw ng Diyos na nakaasa ka sa iba. Yung kailangan mo ngayon, yung kailangan mo bukas, at yung kailangan mo sa isang araw, ay kailangan mong bilhin. Kahit pa sabihin natin, nagtatanim ka ng kamote, eh yung pera na yun, ay kailangan mo rin, dahil hindi ka, hindi naman tutubo yung refrigerator dyan eh, sa tanim mo, di ba? Hindi tutubo yung motor dyan sa tinatanim mo. Kailangan mo ng pambili. At yung pambili na yon ay nakasalalay kung gaano karami yung pambili mo, kung gaano karami yung pera na pambili mo, sabi niya, nakasalalay sa bibig mo. Ngayon, kung kulang ang pambili mo, kung kulang ang panggastos mo, bumababa po ang kalidad ng ating buhay. Na nakukuha niyo mga kalidad. Mapipilitan kang bibili ng cellphone na China made after 2 weeks. Wala na. Hindi ba? Mapipilitan kang bibili ng cheap na makeup. Kaya pag umulan na, mukha ka ng zombie. Bakit? Mumurahin eh. Kasi yun lang ang afford. Yun lang ang kaya. Kasi yun lang ang kaya ng pambili mo. Eh sabi niya, yung quality ng buhay mo, eh actually, eh Coco po ay sabihin natin, Coco ay gusto ko magkaroon ng isang bagay, eh gusto ko yung magandang quality. No? Hindi naman ako maluho, pero gusto ko naman yung presentable. At yung kalidad o yung quality ng mabibili mo nakadepende dun sa halaga. Pakitanong ngayon katabi, ilang carats ka ba? Okay na ba sa iyo yung puwit ng baso? Alam niyo yun? Okay na ba sa iyo yung engagement ring, fancy? O okay na sa iyo yung sing-sing na kulay green na nakukuha sa chichirya? Yung may bungo? Yun ang engagement ring nyo. Bakit? Kasi wala kang pambili. At sabi niya, yung pambili mo ay nakadepende sa lumalabas sa bibig mo. Napakalaga. Alam niyo, ang pinakamahal, ang pinaka mahirap bilhin, hindi naman talaga nabibili, ay yung kaligtasan. Pero yung kaligtasan ay nakukuha sa salita. Eh, alam mo yung sinasabi mo, Kuya Boy, kung maniniwala ka sa puso mo, at ipapayag ng iyong bibig, maliligtas ka. Saan? Sa kahirapan. So, andun eh. Hindi ka pwedeng maligtas kung hindi lalabas sa bibig mo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Eh ngayon, yung kaligtasan na yan ay hindi yung pagmamamatay ka na, yung naligtas ka sa impyerno. Ang ibig sabihin ng kaligtasan, no? Yung salvation sa Ingles, eh dito pa lang sa lupa, ligtas ka na sa kahirapan. Sabi nila, pagdating ko sa langit, nandun, may ginturon, ano gagawin mo sa ginturon? So, masasanla. Yung apakan daw dun, yung kalsada raw, ginto. Ano kaya, magtitipak kang ganun? Magmimina ka ng ginto. Kailangan mo yung ginto rito. Ang Diyos mo hindi madamot. Hindi. At yung kasaganahan na yan ay nakabase sa yung kalidad ng buhay mo ay ang isa. Eh yung depende sa dami ng pambili. Ay nakasalalay sa bibig. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya di ka makabayad ng utang. Kasi yung lumalabas sa bibig mo.
Kasi ayan po, kababasa natin. Ang kamatayan at buhay ay nasa control ng salita. Ayan nakalagay yun. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Yung kumokontrol sa buhay mo, yung kumokontrol sa kapangitan o kagandahan ng buhay mo ay nakadepende sa salita. Ano naman ba sa bibig mo? Impyerno ng buhay ito, eh. Di impyerno nga. Anong tawag mo sa misis mo? Ikaw, bruha ka. Tingnan mo, bruha na. Anong tawag mo sa mister mo? Demonyo ka. Eh, di tingnan mo, may sungay na. Anong tawag mo sa bahay na to? Malas na bahay ito, impyerno ng bahay ito. Tingnan mo. Pero okay lang naman. Kasi yung mga gamit nyo, no, kakaiba yung mga gamit ng mga taong yan. Eh. Bakit? Lahat sila may, yung lahat ng gamit ito may pakpak. Pagka nag-away na yan, lumilipat yan. Sabi niya, yung ganda ng buhay mo, yung kapayapaan ng pamilya mo, yung ganda ng sitwasyon mo, yung ganda ng kinabukasan mo, sabi niya ganun, ikaw ang gagawa. At sabi niya, ang kumokontrol sa kagandahan, kapangitan na buhay mo ay yung salita. Hindi salita ng tao sa iyo kasi kahit na sabihin sa iyo, pangit ka. Minsan, totoo, pero hindi ka pwedeng sumpain kung hindi totoo, kung hindi tatalab yan. Ang tumatalab ay lumalabas sa bibig mo. Nakukuha niyo mga kapatid. Sabi niya, ang kapangyarihan ng buhay ay at kamatayan. Pamaya, papakita ko po sa inyo. Sabi nila, ang there's a time to die, a time to be born, a time to plant, a time to harvest, a time to weep. Anong weep? Weep. Ano yung weep? Umiyak. A time to laugh. Tapos sabi nila, minsan, nagagaya na nga natin, panahon na kasi, time na kasi para kunin na ni Lord. Nung sabi mo sa katabi, ang bait mo. Sala. Sinasabi nila na may time na para kunin ni Lord, time na para mamatay. Pero habang pinag-aaralan ko yung Bible, may mali. Kasi nakalagay sa Biblia na yung time ng kamatayan ay pwedeng i-adjust. Bakit? Kasi may nakalagay dito sa Biblia na meron kang pwedeng gawin para humaba ang buhay mo. Hindi ka kontrolado ng kamatayan. Parang kasi sasabihin lang, time to, parang specific time na, binibigyan ka na lang ng isang minuto, mamatay ka na. May ganun ba? Naalala ko yung palabas dati sa TV, naalala ko po, alam ko si Babalo yung ano, yung bida eh. Yung buhay niya ay parang kandila. At nung nakita niya na nauubos na yung kandila niya, ibig sabihin, mamatay na siya, sabi niya, dudugtungan ko to para umaba pa ang aking buhay. Pero naputol na yung pelikula. Bakit? Umiksi na yung kandila ng pelikula. Pero, kasi sabi niya ganun, oo nga, time to die. Hindi naman pwedeng mabuhay tayo habang buhay. Na nasabihin natin, for one century, buhay ka. Usually, hindi. No? 100 plus. Ang edad mo, meron, pero yung sabihin natin, hindi lahat eh. Depende yun sa genes mo. May mga tao talagang matitibay ang katawan. Pero, meron ka raw pwedeng gawin dito sa Biblia na sabi niya na pwedeng pampahaban buhay. Alam niyo kung anong isa? Igalang mo ang iyong ama't ina upang humaba ang buhay mo. See? Yung paggalang, pagrespeto sa magulang mo, at ang tinutukoy niya rito, no? Your parents in the Lord. Yung magulang mo sa Panginoon. Kung igagalang mo, ang sabi niya ganoon, hahaba ang buhay mo. Ito ang unang pangako. Nakakapagpahaba ng buhay yung respeto sa magulang. Kaya kung sabi time na para mamatay,
At kung wala sa iyo ang paggalang sa magulang, maaga ka talagang mamatay. Tingin nyo, apektado. Eh mamaya, may papakita pa po ko sa inyo. Sabi niya, yung kamatayan at buhay, alam niyo ba, may mga tao pong ano, napakapangit ng buhay na ang gusto nila sana mamatay na ako. See? Yung kamatayan, yung kwalidad ng buhay ay, tingnan niyo, sana mamatay na ako, sana mo. Na hindi masarap mabuhay. Hindi ka excited. Bakit kasi? Sabi niya, nakabase yan sa lumalabas sa bibig mo. Bibig mo sa katabi mo, sorry. Bibig mo sa katabi mo, love you. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Sabi nila, yung sipag, yung tiyaga, eh sige, pagsamasamahin na natin yan. Pero ang binabasa natin dito, hindi daw yung sipag eh. Hindi daw yung swerte eh. Hindi daw yung bakir eh. Hindi yung may minanaka kasi. Eh, ang nakalagay dito, sabi niya, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan. Ang kumokontrol ng kagandahan at kapangitan ng buhay ay yung dila. Ibig sabihin yung lumalabas sa bibig mo. Hindi po ako nagsabi, ang Biblia nagsabi. At sabi niya, susunod po rito, eh, ito lang ang dinidiretso niya. Sabi niya gano'n, naanihin mo yung mga lumalabas sa bibig mo. Kung puro mura ang lumalabas sa bibig mo, puro pangit, negative, aanihin mo yan. Kaya napakalangga na ang mga Kristiyano po ay disiplinado sa salita. Amen. Okay, buksan niyo po rito sa ano, dito sa Psalms. Magbibigay po ako ng maraming verses, papasensya na kayo. Ha? Psalms 90. Awit, 90. Atras ka lang. Psalms 90. Hallelujah. Verse 10. No, verse 10. Psalms 90, verse 10. Ang sabi niya, ang aming katawan, ang mga katawan ng aming mga taon. Tingnan mo yung katawan mo. No? Tingnan mo yung katawan mo. Kung yan ba ay sexy o siksik. No? Depende kung Bisaya o ano, sexy or siksik. Alam niyo ba kung ano sa English yung jeep na animan? Siksikan. Sabi niya, ang mga katawan ng aming mga taon ay 70 taon. At kung dahil sa kalakasan ay umaabot sa 80 taon. Ang ibig sabihin nito, ang binibigay ng Diyos sa ating buhay ay 70. At kung ikaw ibibigay ng bonus, 80. Ngayon, kung gusto mo, pwede pang sumobra. Eh, nasa sayo na yan, no? 100 ka, mag-aasawa ka pa. Eh, bahala ka na dun kung anong gusto mo, no? Pero sinasabi niya rito, ang katawan ng tao ngayon, noong kasi si Adan, 900 eh. 900 si Adan. Eh, pa kasi maganda pa katawan ng tao noon eh. Pero kasi ngayon, dahil sa kasalanan, eh, sumisira na sumisira hanggang sa mamaya, hindi marupok na, no? Kaya sinasabi niya ngayon, sabi niya, ang kaarawan ng aming mga katawan, ng aming katawan ay 70 taon at bonus yung 80 years old. Ngayon, kung hindi mo pa inaabot yan, pwede ka pang makibargain. Ngayon, punta ka po tayo sa, ano, dito sa 1 Peter, sabi ko sa inyo, may mga verses ako bibigay sa inyo. 1 Peter chapter 3. No? 1 Peter chapter 3. Bago ko bigay po yung verse. Kagabi po, kahapon, kami po ay nag-district meeting. Umaasa po ako na sa Maseda po ito.
umaasa ako na yung district meeting ay mga tanghali lang tapos na. No, na siguro after lunch, tapos na. Kasi sabi ko, may exam lang naman eh. Eh, kung papasadahan mo yan. Kaso, dahilan sa mga kwentuhan at saka mga sideline o nagsasidetrack ka, eh nasisense ko po kahapon na ano, andun yung anointing eh. Na nakakabukas ng isip yung pinag-uusapan namin. No, na i-share po ito sa pastoral meeting. Tapos yung nabanggit ko po yung pag-aaralan po natin sa Sembrate Camp, no, sa Believers Camp. Eh, hindi ko matiis na hindi sabihin. Eh, sinabi ko po, nakita ko po yung leading ng Lord doon sa yung direksyon ng Diyos doon sa mga bagay na kailangan natin ituro o pag-aralan. Ngayon, di sabi ko, mga 6 o'clock na nung natapos po kami. Eh, sabi ko, hindi ko po kami nagdala ng sakyan eh, kasi may towing. Alam niyo yung towing? Yung hinahatak yung sakyan doon sa may Maseda. Kaya ang ginawa po namin, nag-commute kami. Grab. No? Grab food. E di, at least hindi mo iniisip na may baka may pagdating mo, wala na yung sakyan mo. No, kahit sila Pastora Eli, iniwan na rin yung sakyan nila, hindi nag-commute kaming lahat. Ay, nung bandang mag-aalas 6 na, sabi ko, tayo na. Eh, kasama ko po yung si Jebani, si Chinchin, tsaka si Abby, apat kami. Tapos sabi ko, samahan niyo muna ako, bibili tayong dog food. No, kasi anim mga aso ko eh. Eh, hindi na ako makakabalik. No, eh, mura kasi dun sa amin, kaya dumaan muna kami rin sa tindahan ng dog food. Pagkatapos nag-book kami, book ng grab car. Yung grab taxi kasi, tatlo lang ang gusto nila isakay. Eh, ewan ko, bakit ano? So, ang nangyari po, di nag-pin kami na doon sa tapat ng tindahan ng dog food. Eh, pagod na kami. No, pagod na kami. Tapos, usually po, ang mga pastor na junior, ay ano yan eh, mga matagal matulog yan sa gabi. Tapos, tulad si Jebani at saka si Chinchin, inaayos nila yung pagmimitingan. Kasi sila yung taga-record, no? Yung lahat, halimbawa, 7 oras ng meeting, sisiprahin nila yan. Rewind, susulat ngayon sa cellphone. Tapos, rewind, tatapusin nila yung 7 oras na yan. Hindi mo lang sa katabi mo, kaya mo yun. 7 oras yan. Yung ganong haba yung isusulat, transcribing ata ang tawag sa ganun. Eh, okay po. Ngayon, di nagpabook kami, may pumayag. 700 ang yung grab car mula doon sa Pininsami, sa Maseda, hanggang sa bahay namin. 700. Eh, wala tayong magagawa eh. Kasi nga, rush hour. Eh, di sige na. Mayroon, biglang nung nainip na ako, dahil nakaupo na nga ako doon sa... Sila nakaupo na rin sa hagdanan doon sa tabi ng sidewalk. Eh, di ano na. Kinuha na namin, pagod na eh. Pagod na lahat. Eh, tinitingnan ko yung mga kasama ko habang nakaupo rin sa hagdanan ng sidewalk, eh, nakapikit na. So, pagod na. Eh, ako rin, nakakaramdam na rin ako ng pagod. Pagkatapos po, ayan na, nung sabi ko, malapit na, gano'n, biglang kinansel nung driver. Eh, alam ko, mahirap talagang mag-abang. Kasi nga, rush hour, tsaka taxi nga eh. Hirap na hirap po akong mag-abang ng taxi papunta rin pa-uwi. So, ano nangyari po? Eh, di sige, hanap na naman. Sabi sa akin nung isa, joyride na, sabi ko, di pa motor yun. Eh, meron daw palang kotse na joyride. Eh, sige na, ito na. Maya-maya, so pangalawa na, may pumayag. At nung nandun na kami, nung nandun na siya, sabi kong ganun eh, kuya, pakibukas mo yung likod kasi isang sako ng dog food. Eh, suplado. Parang tamad-tamad siyang ganyan na kumilos na parang yung, alam niyo naman yung walang excitement. Okay na ma'am, okay na sir, buhatin ko na. Pati kayo, bubuhatin ko na. Yung very excited, wala, hindi. Medyo tatamad-tamad po siya na tinulak yung buwan. Tapos kami pa nagbuhat ng dog food doon sa loob. Na parang matamlay si kuya.
Ngayon, nung nag-ano na kami, nag-mandar na kami, eh si Ching Ching, nandun sa harapan, eh naka-seatbelt, ala, nag-gagano na. Ano tawag doon? Nag-titik-tok na. Nag-tutok-tok na siya. Ngayon, sabi nung driver, eh, ano siya, ma'am, ginagawa, mapagbiro pala. No? Maya-maya, nung ano, biglang nagsalita siya ng ano, pagkarinig namin ni Abby, Ilocano. Eh, yung pala, Parsi, alam niyo Parsi, salita sa Saudi Arabia. Nagkagano, pagkarinig namin, Ilocano. Sa, ano, sabi niya, sabi ni Abby, Ilocano ka po, kuya? Hindi po, ganon, ano, nag-usap kami, abay, Ilocano pala, taga Camarines Sur. Ayan, eto na. Nakita niya si Chin Chin na naggagano na. Sabi niya, sir, saan po kayo galing? Sabi niya gano'n, nanggaling kami sa meeting. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya gano'n, tinitingnan niya si Chin. Yung parang gano'n. Alam niyo, pagod eh. Tapos nakita ko si Jebo, nakita ko tulog. Si Abby na lang at saka akong gising. Maya-maya sabi niya kay Chin Chin, alam mo ma'am, ang paglilingkod sa Panginoon ay dapat bigay dahil walang pagkapagod sa Panginoon. O sabi ko, gano'n na ba? Pinangaralan pa sa Chin Chin. Tapos nakikinig ako ganyan. Sabi ko gano'n. Sabi ko, anong church po kayo? Sabi niya gano'n. No, nahalata niya kasi tinawag akong pastor eh. Nung sinabi sa akin ni Abby, pastor, gumano. Eh, nung ano, nalaman niya pastor. Ngayon, sabi niya, anong church po kayo? Sabi ko, dito kami sa Rema, ganun. Anong pong ibig sabihin ng Rema? Ay, abbreviation ba yan? Anong pong ibig sabihin niya? Yan ba, anong word yan? Alam niyo po yung mga ganun, pagkakataon, andun kagad yung, eto na ang pagkakataon para mag-share. Kaso pagod na kaming lahat. Ngayon, nagsasalita na siya. No? Sabi niya 11 years ako sa ano sa Saudi. Kababalik ko lang ganito, ganyan. Sabi ko, dal-dal naman nito. Yung mga parang opo, ganun. Imbista ako mag-share, ikaw ang sinira. No, minessage ko si Chin, sabi ko, Chin, ikaw na lang mag-entertain kasi gusto kong matulog. Nung ano sabi ni Chin, naihilo na po ako. Maya-maya, si Abby, minessage ko, sabi ko, ikaw na lang ang mag-entertain. Eh, hindi binubuksan yung cellphone. Nandun sa bag. Hindi ginawa ko, tinawagan ko. Hindi sumasagot. Naka-silent. Sabi ko, paano kaya ito? May daldal na siya ng daldal. Kumbaga, ang paglilingkod kay Lord, ang Panginoon. So, maya-maya, nung nakapikit akong ganun, pinapakita kong pikit ako, parang di ako usapin. Eh, maya-maya, sabi niya ganun, Pastor! Sino pong paborito niyong apostol? Sige lang, sabi ko gano'n, ano? Eh, kumpante naman ako magpahinga kasi kung unbeliever yan, entertaining ko. Kasi ako pa magsishare. Pero nakita ko, born again siya at sinabi niya kung anong church siya. At doon sa pananalita niya, nandun yung praise the Lord, hallelujah, amen. Tapos sabi pa niya, happy anniversary. Then, joke lang. Nung ano sabi niya, sino paborito niyo pong apostol? Sabi ko, para sa akin, si Pablo. Ano pong libro, ano pong book sa Bible ang masasabi niyong maganda para sa inyo? Eh sabi ko, yung Pilipos, yung sinabi niya na, that I may know him. Maya-maya, si Abby, nakita na yung message ko, yan, sumisingit na. Sabi ko, mabuti na lang, tutulog ako ganyan. Pero ang problema, sabi ni Abby sa akin, kayo po ang gustong kausapin kasi pastor lang pastor eh. Ay, di ako naman, sige. Ngayon, di, alam niyo pagpasok namin doon sa van, magaan. May something doon sa van, doon sa ano niya, parang di ako nagkakawa, rush, Toyota rush. No? Magaan. Unang impression ko sa kanya, suplado. Pero magaan. Eto na. Parang si Ed Lapis, lahat sinabi. Pamilya niya, girlfriend niya, asawa niya. Sabi niya, nagkamali po ako nung unang panahon, pinagsisisihan ko po yun, hindi ko po sinasadya. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bahala ka lang magpasensya sa akin. Ang dami niya sinasabi, pero no choice kay.
No? No choice ka. Maya-maya, eto na. Umiiyak na. Hindi naman peke. Umiiyak. Sabi niya, kung alam niyo po, hindi ako makapagsumbong doon sa pastor namin. Kaya, pastor, kayo na lang po ang susumbungan ko. Nako po. Eh, sabi ko, sige po, opo, opo. Sabi ko, tulog yung kasama ko si Abby. Nagtitigil lang kami. Sabi niya, yung anak ko po, yung ito po, pinaka-problema ko dito po, ako nagkakasala. Ang dami ang sinasabi. Tapos si eh ako naman, nakikinig lang. Sige, kapatid naman ito eh. No? Ngayon, ito po, bandang huli, sabi niya, ang panalangin ko sa Panginoon, hanggang 57 lang, pwede na akong kunin. Na nagpating yung tenga ko na parang nako. Sabi ko sa rin, kasi narinig ko. Sabi niya, hanggang 57 lang ako, kunin na niya ako. Tinanong siya ni Abby, hindi ko matanong ko, ako nagtanong. Sabi niya, ilang taon na po kayo? Sabi niya, 52. Sabi niya, may konting taon pa ako. Sabi niya, 57. Yan ang panalangin ko. Sabi niya, na sinasabi ko, Lord, pwede mo na ako kunin ng 57? At nagpating-tinga ako, sabi ko, kuya, ako po niya. Pumasok sa isip ko, mamamatay ito ng maaga. Bakit? Buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng bilang. Nakukuha niya. Ngayon, sabi ko gano'n, pagkakataon namang ma-share, ang dal-dal niya. Pinakita ko itong verse na ito ngayon. Sabi niya, ganun po ba? Basahin po natin sa verse 10. Pakita ko po sa inyo na meron kayong magagawa para pahabain o paiksiin ang buhay niyo, depende sa lumalabas sa bibig niyo. Verse 10, sabi niya, sapagkat ang magnais umibig sa buhay, ibig sabihin, gusto pang mabuhay, ayaw mo mamatay. Yung tao daw na gusto ng magandang buhay, yung mabubuhay pa siya. No? At makakita ng mabubuting araw. Wow! May bago kong motor. Wow! May bago kong sasakyan. Wow! Mag-aasawa ka pa. No? Magagandang buhay. Hindi pangit na buhay. Yung tao daw na gusto ng magandang mga araw. Halimbawa, itong worker, si Cheska. No? Gusto mo... Siyempre, halimbawa, ikakasal ka na sa isang taon. O hindi ba na-excited ka na? No? Okay, sabihin natin, kailan ka ikakasal? June 30. Pero walang taon, basta June 30. Meron kang inaasahan na, uy, may matatanggap akong bonus. Meron kang magagandang araw, hindi pangit na araw, hindi malas na araw, hindi impyernong araw. Kundi magagandang araw. Ano ba yung magagandang araw? Alam niyo na, tinutukoy ko rin. Alam niyo ba, yung may sakit ka, pangit na araw yan. Yung mahirap ka, pangit na araw yan. Pero sabi niya, yung may gusto, nang makakita pa, maabutan pa, maranasan pa, ang magagandang araw. Sabi niya, yung may gusto, eh sino ba may gusto, magsabi na kami. Eh gusto natin yan. Alam niyo po, ang sabi niya rito, at makakita ng mabubuting araw ay magpigil sa kanyang dila. Yung salita mo raw ang makakapagbigay sa iyo ng magagandang araw. Magkontrol ka. Ano ibig sabihin ng magkontrol? Mamimili ka ng salita mo. Kagatin mo yung dila mo. Okay, kagatin mo yung katabi mo. No? Ang sabi niya rito, magpigil sa kanyang dila sa masama, yung masamang lumalabas. Yung masamang lumalabas. Yung negative na lumalabas. Yung hindi positive na lumalabas na salita. Yung hindi magagandang salita. Sabi niya, pigilin mo raw. Control ka. Sana mamatay na ako. Wag. Huwag ka rin magsasabi ng ganun. Hindi na ako gumagaling. Wala na akong pag-asa. Wag. Huwag mo rin sinasabi yun. Kung gusto mo, magkaroon ka pa, makakita ka pa ng magagandang araw. So, bagot si Abby, sabi niya,
Kuya, wag po kayo nagsasabi ng ganyan. Eh, yung bang makita pa yung apo nyo? Kasi may sinabi siya eh. Sabi niya, dahil lang sa financial na problema niya. Doon sa, ang laki ng problema niya. Alam niyo, kumuha daw siya ng revolver. Kinukwento niya sa amin, umiyak. Kagabi lang ito. Kumuha daw siya ng revolver dahil meron siyang insurance. Akala ko pelikula lang ito. Pelikula ni Dolphy ito eh. Magpapakamatay, may nang hold up, sabi niya ganun. Pera o buhay? Sabi ni Dolphy, buhay. Sige, patayin mo na ako. Bakit? Kailangan niya ng insurance. Yung bayad sa insurance, bakit? Kasi may pinag-aaral siya, may babayaran pa raw. Hindi na niya alam kung saan siya kukuha ng pambayad, ganito, ganyan. Kaya sabi niya ganun, may insurance ako. Kinausap niya yung asawa niya. Eh syempre, hindi naman papayag ang asawa niya, pero pagka tinuluyan niya, ano mangyari? Wala. Kaya kumuha daw siya ng revolver. Pag wala na kayong pera, try mo. Bakit mo itatry? Bakit mo gagawin? Kasi wala kang Diyos na magliligtas sa'yo. Wala kang Diyos na malapitan. Wala kang Diyos na pwedeng magligtas sa'yo sa kahirapan. Ganun, gagawin mo. Eh yung asawa niya, born again, nagpe-pray. Ito kagandahan ng Kristiyano na pangasawa mo. So ano nangyari? Tinutok daw niya, kinalabig niya. Wala raw. Mayroon, kinasan na naman niya, tinutok niya, kinalabig niya. Wala na naman. Naisip ko, baka walang bala. Hanggang tatlong beses daw, kinasan niya, kinalabit niya. Hindi raw pumutok eh. Sabi mo sa katabi mo, salamat, may Diyos siya. Andun ang panalangin eh. Kasi kung walang panalangin niya, kahit Kristiyano yan, eh, you know, may nagpe-pray pa rin sa kanya. Kasi wala na raw. Wala na. At tapos nung ano, ang ginagawa, tapos sabi niya, nakikinig lang naman kami. Sabi ko, ba't yun po gagawin yun? Yung gagawin niya? Ito yung maganda eh. Kaya sabi kong gano'n eh. Hindi pa kayo mga kapatid? Alam niyo po, sabi niya, ito na lang po ang ministry ko. Pagka may nakasakay ako, sesheran ko, kakausapin ko sila, ipagpe-pray ko pa, ministry ko to. Eh minsan daw, teksin ko po yung kwento, bigla niyang nasiran yung isang pasahero, at sabi niya, hindi ko sinasadyang may kwento. Bigla raw siya tinanong nung babae, eh nagkataong buwan na din. Noong sabi ng babae, kuya, magkano kailangan mo? Nagulat daw siya. Sabi niya, hindi po. Sabi niya, hindi kuya, sabihin mo, magkano kailangan mo? Sabi niya, nasa 80,000 po kailangan. Alam niyo nangyari? Ito maganda na pe-pray ka. Ito maganda na may Diyos ka. Na sumasalba sa iyo sa kahirapan. Alam niyo kung ano sabi ng pasahero niya? Bukas puntahan mo ko. Bibigay ko sa 80,000. Bayaran mo kung kailan mo gusto. Sabi niya, ma'am, tubuan niyo po. Hindi, sabi niya gano'n. Kasi kung tutubuan ko yan, hindi tulong yan. Nakukuha niyo mga kapatid. Ayon doon sa kwento yung something, bayad na eh. Hindi ba yung malayo? Itong magandahan ng may Diyos. May time pa daw, sabi niya, dahil gulong-gulong-gulo, tulirong-tiluro na yung isip niya. Yung sasakyan daw, nakita niya yung poste, ibabangga na niya. Pero sabi niya, bigla na lang nakita ko, tumigil na lang yung sasakyan. Eh, nakikinig kami gano'n. Pero nung bandang huli na, sabi ko, kuya, alam niyo ba yung nakalagay doon sa, ano, doon sa 1 Peter 3:10? Ito binasa na. Yung lumalabas sa bibig mo, yun ang papahaba sa buhay mo. Amen. Pakisabi nga, hindi ako mamatay. Mabubuhay pa.
Mahaba yung kwentuhan hanggang sa ano, hanggang sa nakarating kami sa bahay nung tapos na. Marami pa siyang sinabi, marami pa siyang sineshare eh. No? Tuluma si Abby, sabi niya, ay kuya, umaten kayo ng rema. Inano ko na lang, sabi kong gano'n eh, ay hindi ko po kayo sinasabi ang magpalit kayo ng simbahan ha. Sabi niya, ay sabi niya, oo tama yan, hindi naman kasi yung simbahan na magliligtas sa'yo eh. Tapos sabi niya, nainis nga ako yung mga ano, eh, minsan yung kumbaga mga tao magsisimba gano'n, baby pa rin sa pananampalataya. Kasi sabi niya gano'n, lahat na lang pinintasan sa simbahan. Eh ano sabi ko, amen. Si Chinchin nakalaylay na yung ulo mo gano'n. Si Jevan yun naman naka gano'n. Kami na lang ni Abby ng ganyan. Nung ano, may habang nagkukwento siyang gano'n, nagising si Jevan eh. Tapos nung ano, gumano si Jevan sa akin dahil katabi ko rin lang. Sabi niya gano'n, kaya siguro kinansel yung unang booking natin. Kasi para sa kanya. Alam niyo, nung binasa ni Abby itong verse 10 na yung lumalabas sa bibig mo ang nagpapahaba ng buhay mo, sabi niya, hindi ko alam yan. Sabi mo nga sa katabi mo, ako rin, hindi ko alam. Nakukuha niyo mga kapatid, ito yung nagbibigay ng kagandahan ng buhay mo o nagpapapangit ng buhay mo. Kung ano tinanim mo kahapon na salita, itong aanihin mo ngayon. At kung ano tinanim mo ngayon, itong aanihin mo bukas. Eh, ano nangyari? Anong gagawin mong ganyan? Alam niyo, iba pa rin yung ano, halimbawa, sabihin natin, okay, sino pa pwede example? O si ano na lang, si Ezekiel. Ngayon, halimbawa, inutusan nga, bumili ka ng, ano, ng red horse. Ano binili mo? Brown horse. Ganun, anong gagawin mo? Di sige, bumili ka, inutusan ka eh. No? Bumili ka. Pero habang pabalik ka, sasabihin mong ganun, habang hawak mo yung red horse, sabihin mo ganun, Lord, salamat sa mabuting at sa magandang pamilya. Lord, salamat sa boy na ginang pamilya. Lord, salamat sa kristyanong pamilya. Confess ka lang ng confess. E paano, inutusan kang ganyan. E sabihin mo, Lord, papaiti mo. E mapait talaga yun. No? Pero ano lumalabas sa bibig mo? Lord, salamat sa isang kristyanong pamilya na naglilingkod sa'yo. Salamat, Panginoon, sa isang born na ginang pamilya. Confess ka lang ng confess. Ano sasabihin mo ngayon? Lord, salamat sa magandang trabaho. Lord, salamat sa mataas na sweldo ng trabaho. Confess ka lang ng confess. O tapos, pagkatapos ito, tinamaan ka ng beke sa mata. Ano sabihin mong ganun? Di siyempre, yung mga may beke, di ba nakaganun? Pwede yung mata mo, tirek, ganun. Ano sasabihin mo? Lord, salamat sa kagalingan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kagalingan. Hindi ka titig. Salamat sa kagalingan. Bakit kasi kung ano lumalabas sa bibig? Pero kung lumalabas sa bibig mo, ang malas ng itong buhay na ito. Sa mga worker, Lord, salamat sa magandang soul winning. Panginoon, salamat sa magandang paghayo. Pag na magpapasada ka, sabihin mo, Lord, salamat sa magandang pasada. Lord, salamat sa magandang buhay. E paano kung nasagasaan yung paa mo? Di umaray ka. Kaya hindi mo sasabihin na, ano ba naman buhay nito? Nagalanahimik lang. Nagtatangas ka na. In everything, give. Alam ko, kontrahin niya yung pangit. Alam niya yung mga electric panel, umaandar ba? Pag hinugot ko, ano mangyari? Umaandar pa rin. Pero alam ko, titigil na. Bakit? Naputol ko na eh. Kung magsisimula kang magsalita ng tama at maganda, yung nakaayon sa salita ng Diyos, darating ang time, titigil ng kahirapan. At magsisimula na yung kasaganaan. Nakukuha niyo mga kapatid. Eh sabi niya, yung salita mo rin, yung lumalabas sa salita mo, yun ang magkukontrol ng buhay mo. Eh hindi ko sinabi ah. Ngayon, wala naman sana magsasabi, Lord, salamat sa swerte sa weteng. Walang ganon. Lord, salamat sa supistik. Walang ganon. No? Pero Lord, salamat sa masaganang buhay. Salamat Panginoon sa mapayapang buhay. Confess ka lang ako, kontrahin mo naman. No? O sige,
yung katabi mo, itulak mo yung ulo. Tulak mo. Ngayon, kumontra ka naman, hindi yung sunod-sunod, urang ka nalang napagginalo. Kumontra ka naman. Ngayon kapag ka, tinitira ka na ng kahirapan, kontrahin mo. Pag tinitira ka na ng sakit, kontrahin mo. Nakukuha niyo mga kapatid, labanan mo naman. Parang kumbaga sabihin natin, okay, sabihin natin, ito si Cheska, ito si Cheska. Ayan, sa bunutan ko, iikot, iikot ang ulo. Bakit? Uulit-ulitin ko yan, bakit? Hindi nananapak eh. Pero pagka nakita mo palaban yan, eh, hindi ba yung aso nga eh. Pag nakita mo, nangangagat, talas ako. Resist the devil and he will kontrahin mo, huwag kang titigil. Nalala ko po yung isang mayamang pastor. Isang mayamang pastor sa nasa Amerika. Magkano man dalaw niya? 57. Okay. Paano kung sabihin natin na magkano yung $10? Hindi, 570. Magkano yung $10,000? O yan, sige, 10,000 na. Laki, di ba? Alam nyo, ang yaman-yaman niya. Itong pastor na to. Nung tinanong nila, sabi niya, pastor, bakit napakayaman mo? No? Yung number one giver ka, tapos very generous ka, wala ka naman trabaho, wala ka naman hanap buhay. No? Nagpapastor ka lang. Ikaw pa nagbibigay ng pera sa mga miyembro mo. Kaya maraming umaatin. Kasi binibigay ng pastor. Ngayon tinanong siya, sabi ng mga miyembro, ano bang sikreto mo, pastor? Wala kang hanap buhay, wala kang trabaho, pero ang dami mong pera. Alam niyo, sabi niya, ang tagal ko na nagsisermon, di niyo alam? Yung pala, ang lumalabas sa, ang ginagawa niya, sabi mga sa katabi, magagayahin natin to. Walang trabaho, walang hanap buhay, simple lang ang sinasabi niya. Tagalogin ko na kasi Amerikano eh. Sabi niya, may magbibigay sa akin ng $10,000. Hindi niya i-advertise yan. Hindi niya ipupulpito yan. Pero binubulong niya. May magbibigay sa akin ng $10,000. 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 Huwag kang ihingi! Huwag mong pinapaalam sa tao. Kasi parinig. Sinasabi lang sinasabi lang. Alam niya nangyari? Maya-maya may nagbigay na sa kanya ng $10,000. Eh ikaw, ano lumalabas mo? Lumalabas, ang hirap ng buhay na to. 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 O tingnan mo, nakukuha mo yung sumasang sinasabi mo. Nakukuha niya mga kapatid. O, ano sasabihin mo ngayon? Lord, salamat sa magandang asawa. Uy, nag-beautiful eyes siya, oh. Lord, salamat sa Kristiyanong boyfriend. Ba't ka nakangiti? Lord, salamat sa... Nakukuha niyo mga kapatid. Lord, salamat sa kagalingan. Lord, salamat sa mag... Alam niyo ba, isang sakit ko po, ako po, si Kuya Boy, marami akong sakit eh. Bata pa lang ako, dami ko na sakit, dami ko nararamdaman. Pero pinakanahirapan po ako talaga yung sakit sa bulsa. Ay, ang hirap niyan. Wala ka pa namang mabibiling gamot sa butika para dyan. No? Pero alam niyo po, ang isang sakit na talagang nahirapan ako, ulcer. Hindi pa naman ako, ano, hindi pa naman ako yung grabe na yung naglalabas ng dugo. No? Hindi pa naman, pero dati nasa ano po ko eh, nasa Laguna ako. Naku po, mamali-malipit ako. Pinuntahan ako nung nila, ano, nila Jenny, ano, nila Larry Boy, dahil sinundo nila ako, dahil talagang namamalipit ako, sinasabi ko, ulcer. Eh ngayon, ayaw ko nang maulit yun, pero naulit pa ulit, dahil sobrang suffering ko nung ulcer na yun. Pagka inatake ka ng ulcer, hindi mo alam kung saan ka pupuesto eh. Na-confine ako nun eh, tapos ayaw pa akong bigyan ng gamot. Obserbahan, ano obserbahan pa kung mamamatay ka o hindi. Doon ka lang bibigyan ng gamot. Nilagyan ako ng suwero, ganun. Alam niyo mga kapatid, one time nasa church po ako at after ng isang activity,
Naramdaman ko po yung ayan na yung ulcer. Sumasakit ng gano'n dito sa gitna eh. Na talaga, ayan na, yung paparating na yung sakit. Alam mo naman, pagbabahining ka na, di ba? Oh, hindi lang, chik, bigla ka nalang gumano. Alam mo eh. Alam niyo mga kapatid. Yung naramdaman ko ng gano'n, tumingin ako ngayon. Nakaupo kasi ako sa church eh, nakasandal ako. Nung naramdaman ko na, ayan na, papunta na to kasi pamilyar ako eh. Alam niyo po, anong gagawin mo ngayon? Binigay ng omeprazole. Tama ba, Jenny, yan yung nagamot? Omeprazole. No. Ano sasabihin mo? Binigay ng diet tabs. Eh, sabi ko gano'n, eto na, kaharap ko sila araboy noon. Tinignan ko na lang yun siya ko, sabi ko, hindi kita tinatanggap. Umalis ka rin. Ano yung lumalabas sa baby ko? Sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, hindi ko tinatanggap ang ulcer na to. Umalis ka, gumaganon. Eto na. Kontrolado pa naman, pero ayan na, yung papalakas, yung papasakit na. Sa pangalan ni Jesus, umalis ka rin. Hindi kita tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Alam niyo, naramdaman ko talaga. Hanggang sa mamaya, wala na. Nakokontrol pala ng salita. Kaya nga sa ating mga Kristiyano, kapag ka may multo riyan, may masamang espiritu riyan, mayroong laman lupa riyan at may laman loob dyan. Sabi niya, sa pangalan ko, yung bibig mo lang ang gagamitin. Hindi ka kukuha ng lobo at sabihin mo ganun, ikaw na masamang espiritu, matakot ka. Kumuha ka ng martilyo, anong mapupukpukin mo yung multo, tatagos lang eh. Bakit? Espiritu yan eh, di ba? Pero tumatalag yung salita ng Diyos, parang pak! Nagkakaroon ng kontak, napapalayas yung masamang espiritu. Gamit ang basyo ng baril, basyo ng bala ng baril. Yung ba? Hindi! Yung salita lang. At sabi niya, kung sasabihin mo sa bundok na ito, umalis ka rin, pumunta ka rin. Susunod yun. Gamit lang ang salita. Kaya ano po, mag-decide po tayo ngayon na mamili tayo ng lumalabas sa bibig natin. Lord, salamat sa kasaganaan. Lord, salamat sa kagalingan. Nabanggit ko po kayo sa inyo kanina kasi yung depende nga sa pambili, sa dami ng pambili, yung kalidad ng buhay mo. May mga tao po na talagang mababa ang kalidad ng buhay kasi konti ang pambili. Eh ang isa rito, yung sakit, yung kagalingan sa sakit. Marami kang pera, anong problema sa'yo? Marami kang pera, pero masatitin ka naman, hindi wala. At ang pangatlo po, yung mga tamang desisyon sa buhay. Yung mga tamang desisyon sa buhay. Ito yung nakakapagpa-epekto sa kalidad ng buhay mo, yung mga tamang desisyon sa buhay. Ay, close ko po rito, no? Kuya Jen, ano tayo? Sabagay, alam po, itutuloy pa natin ito mamaya. Yung isa pong ano, na wala kasi akong makitang mas maganda pang illustration dito sa salitang lumalabas sa bibig mo, maliban sa ito. Ito yung pinakamagandang nakita ko. Ikukwento ko po sa inyo. No? Meron pong isang pastor, actually si Kenneth Hagin ito, at sa mga nakakaalam po, reminder po sa ating lahat. Ngayon, pinapunta po siya, pinatawag siya para ipag-pray ang isang lalaki na may sakit sa ospital. At nung ipag-pray na niya, no, ako naman po, siyempre, pastor, kung kayo pastor, napapatawag kayo sa ospital eh, para ipag-pray. O kaya sa bahay, may ipag-pray. Ngayon, nung pinatawag po siya sa doon sa ospital at sasabihin niya ganon, siyempre, ang pag-pray mo, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Tama po ba? Yan eh. Na minsan, alam niyo, iniisip ko, pagka nagpe-pray ka sa may sakit, yan lang naman lumalabas sa bibig mo eh. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Pinapalayas ko ang spirito ng sakit. Yan lang eh, sa pangalan ni Jesus. Iniisip ko ganun, hindi mo ba pwedeng pag-pray yung mga kasama mo na sumagana ka? Ikaw na spirito ng kahirapan, umalis ka. Hindi ba pwede? Diba? Ngayon, lumapit daw si Kenneth Hagin at pinatungan niya ng kamay yung tao.
at sasabihin niya sa bibig niya na gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Pero hindi raw makalabas sa bibig niya yung gumaling. Wala. Pinilit daw niya, pero nauutal daw siya na bakit hindi makalabas yung salitang gumaling ka. Ngayon, sa pinilit pa rin niya, pero ayaw nga lumabas sa bibig niya na gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Nagtanong siya, bakit? Lord, bakit? Nakarinig daw siya ng boses na bumulong sa kanya. Sabi niya, may mga puwersa na kumilos noon. Pakinggan niyo po ito. May mga puwersa na kumilos noon na hindi na mababago ngayon. Kukuha niyo mga kapatid. Okay lang yung kuya dyan, yung mga tangin. May mga puwersang kumilos noon na hindi na mababago ngayon. Taisin ko po yung kwento, yung lalaki po ay namatay. Ngayon, nung ano na, nung kasi sa doon po sa Amerika, ang style po nila ron, pagkatapos po ng living, babalik sila doon sa bahay nung namatay ah, at magsasalo-salo sila, no, na parang iko-comfort yung namatayan. Alam nyo, nakausap po niya yung nanay nung lalaki. Sabi niya, ito, itong anak kong ito, yan, miyak yung nanay. Itong anak kong ito, katatapos lang ilibing nung lalaki. Itong anak kong ito, lagi na lang niya sinasabi, hindi na ako aabot ng 40. Hindi na ako aabot ng 40. Hindi na ako aabot ng 40. Pinilit daw nilang sabihin na huwag ka nagsasabi ng ganyan. Pero lagi daw lumalabas sa bibig ng lalaki, hindi na ako aabot ng 40. Hindi na ako aabot ng 40. Hindi na ako aabot ng 40. Alam niyo po, isang linggo na lang, 40 na siya. Pero namatay. So ano yung pumipigil sa kagalingan? Ano ang sanhi ng maagang kamatayan? Yung kinakain ba niya? Yung sakit ba niya? Eh ayon po sa salita ng Diyos, yung lumalabas sa bibig niya. 1 week na lang, magbe-birthday na siya ng 40. 39 pa. At yun yung sinasabi po ng boses na narinig ni Kenneth Hagin, na may mga puwersang kumilos noon. Ano yung puwersang yun? Yung kapangyarihan ng salita. Unbeliever ito. Tumatalab sa unbeliever ito. At tumatalab din sa mga believer ito. Yung kapangyarihan, yung forces na dulot ng salita, napigilan ang kagalingan, napabilis ang sakit, at nagdulot ng kamatayan. At sa lumalabas sa bibig. Misa sinasabi natin, Lord, bigyan mo ako ng blessing. Alam niyo ba ibig sabihin ng bless? To bless? To bless means to say something good about. Bine-bless kita, ibig sabihin nagsasabi ako ng mabuti sa'yo, hindi yung mamatay na sana ako. Kasi yung kagandahan o kapangitan ng buhay ay nakasalalay sa bibig, yung salitang lumalabas. So mag-decide po tayo kung anong klaseng mga salita ang lalabas sa bibig natin. Maging thankful tayo sa Diyos. Maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Magpaabot natin ang ating gratitude sa Diyos. At magsalita tayo ng mga salitang punong-puno ng pagpapala at punong-puno ng... Nakamuha niyo mga kapalit? Jesus ang pangako mo. May isa, hindi pa ba mayaman? Iiwan kailanman dapat ang pangako mo na di na nagbabago. Wala nang mapanday sa pag-ibig. Jesus ang pangako mo, Jesus ang pangako. Tatawagan ko po si Jenny Ann, si Ina, si Minyo, si Pao, si Tina, no? Si Rhea, dito po sa Arapan. Magpe-pray po natin yung mga tao.
Yung mga tao ngayon, magsasabi kayo ng blessing. Ang taong ito ay maglilingkod sa Diyos. Ibibigay niya kanyang buong buhay. Siya ay sasagana at siya ay mabubuhay ng may kalusugan sa Panginoon. I-bless natin sila. Huwag niyo kakalimutan, ang taong ito ay maglilingkod ng buong puso sa Panginoon. So, sinasabi na natin yung end, yung katapusan, yung final result na maglilingkod sila. Sige po, i-bless natin sila. Kahit pa ulit-ulit, okay lang. Salamat. Jesus ang pangalan. Sino sa pitbox? Sino ang pitbox? Mababayaan
May kwento po ako sa inyo. Okay lang, tuloy lang po yung prayer. So, praise the Lord, no? Happy anniversary po sa inyo. Nung nakaraang, nakaraang Sunday na two weeks ago, nakapagbukas po tayo ng simbahan dito sa Maypura, Tarlac. No? Maganda yung lugar. Yung may-ari ay nakatira sa isang mansion, ang laki. No? Laki-laki ng bahay niya. Pagka malayo ko pala, makikita mo na yung bahay. Bakit ang laki? Ngayon, nakausap po ni ng pastora na in-invite siya. Ngayon, nung nag-opening, two Sundays na, edi, yung may-ari, umaatin. Mainit eh. Buti nga rito, aircon eh. No. Eh doon, yung pinapaupahan niya, na-attend din siya. So, two Sundays na, na-present po yung may-ari. Eh, milyonaryo. Na laki-laki lang ng bahay. No? Na galing Italy. Ngayon, matagal na walang umuupa rin sa lugar. Ngayon, nung kinuha natin, dating tindahan ng pizza, kaya parang may, parang siyang restaurant, may mga upuan rin, tapos sa labas, marami rin mga upuan, parang ano eh, divided seminar, yung paligid niya, na pwede kayong doon sa isang table doon, mag-divided kayo, ganun. Tapos, ang daming kambing. No, eh, nakakatuwa naman. Ngayon, nung isang araw po, kinuwento po sa akin yung pastor natin doon. Nag-ano po siya, nagpunta ng CR, ang nangyari, nakaramdam daw siya ng malamig sa paa. Parang may gumapang na malamig sa paa niya. Hindi ko po ma-recall kung nakaupo na siya sa trono or what. Maya-maya, biglang pagtingin daw niya, meron pong gumanon sa kanya. Ngayon, sabi ko, anong klaseng ahas yun? Sabi niya, hindi ko po alam eh, basta malapat ang leeg. No? Na nag-gumanon sa kanya. Eh, kapag kayong ganyang stance ng aas, marunong law na yan. Ngayon, ang nangyari po, di sumigaw-sigaw na siya. Ahas, sabi niya gano'n. Ang unang-unang sumugod po ay yung miyembro niya, si Valerie. No? Pumunta, pastor, ililigtas kita, sabi niya. Nung malaman niyang ahas, una rin siya tumakbo. Papalayo. Sabi niya, nagtatalo na ata. Sabi niya, hindi ko kaya yung ahas. So, pumunta yung dalawang worker doon, hindi pinatay. Hindi yun lang, ay naawa nga ako sa ahas kasi hindi ko alam kung napatanggap nila yun o ano eh. Ngayon po, tinatanong ko gano'n, natuklo ko ba gano'n? Hindi po, hindi. Sabi niya gano'n. Na, gumanon eh. Ibig sabihin, no, marunoklo talaga yan. Ngayon, hindi okay lang. Sabi ko, kumusta ka? Ano pakiramdam mo? Ganito, ganyan. Eh, kinabukasan, nagpunas daw siya ng alcohol sa paa. Eh, mahabdi. So, ibig sabihin, tinuklaw siya. Tinuklaw siya ng ahas. Eh, cobra yan, cobra. No, hindi mo yung iniinom, ha? Eh, ibig sabihin, may kamandag yan.
ngayon, sabi ko, punta ka sa ospital, magpa-check up. Kasi sabi niya, hindi lang pwede, magpunta ka. Kasi dapat lang naman, hindi po ba? No, eh, naniniwala naman tayo sa protection ng Diyos. Kasi kung talagang napuruhan yan, eh, magkakaroon ng ano yan, baka mamatay yan. Pero salamat sa Diyos, kasi meron pong Diyos na nag-iingat sa atin. Ngayon, pagpunta niya sa ospital, pinagtatanawanan siya ng mga doktor. Sabi niya, ma'am, hindi naman ata kayo ginagantong ahas eh. Kayong sumagi doon sa pangil ng ahas. Kasi sabi niya gano'n eh, wala naman kasi nangyari. Ang nangyari po, in-injectionan siya ng anti-tetano. Yun na lang ang binigay sa kanya. Alam niyo po, pag kinabukasan, namamagana po yung kamay niya. Ngayon, sabi ko, parang namamaga, masyado pong mabigat. Eh, sabi kong gano'n, teka, pinagat ka sa ahas eh, bakit yung kamay mo ang namamaga? Sabi niyo, yung injection po ang masakit. Hindi yung kagat ng ahas. Kaya, ano po eh, buti na lang ang Diyos may protection sa atin, di po ba? Pero alam niyo yung protection na yan, mawawala yan kung laging lumalabas sa bibig mo, pangit. Sa halip na ingatan ka ng Panginoon, eh, mawawala ang ingat na yan, yung protection ng Diyos. Kasi nga, pangit ang lumalabas, negative. No? Nang malas ko naman, lagi na lang ako natatapilog, lagi na lang ako na-aksidente. Huwag ka nagsasabi na ganyan. Magsabi ka ng maganda, tama at biblical. Salamat Panginoon sa protection. Salamat Panginoon sa pag-iingat. Salamat Panginoon sa kasaganahan. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, dahil ang kausap ko po rito ay ang mga taga dito sa anniversary niyo at yung buong Rema dahil naka-Facebook Live tayo. Bakit ako palagi, ang style ko po, hindi na po ako nagtatawag sa harapan, hindi na ako nagpe-pray. Yung mga pastor po, no, eh sila na ang lalapit at nagpe-pray sa inyo. Yung tingnan niyo po ito, yung kumara, mapat-pray kang ganyan, dapat nga, sabihin mo gano'n, tapos ka na, pastor ako pa, gano'n. O isang pastor ako pa, pat-pray mo ako, gano'n. Dapat sana nga gano'n. Kasi yung pagpatong po ng kamay, eh, yan ang transfer ng blessing at transfer ng anointing. May kwento po ako sandali, bago po ako tuluyang mag-close. Meron po kayo isang kasamaan dito. No? Ito pong mga nakaraang camping, may kasamaan po kayo rito, galing po rito. Nakita ko po siya, nakapila siya. Sa ano lang, sa camping lang naman, ako po nagtatawag sa harapan. Pero pag anniversary, hindi talaga eh. Ngayon, doon sa camping na tinawag na po sila sa harapan, hindi nakaganon siya. Nasulyap lang yung mata ko. Parang nakita ko lang siya. Parang gusto kong punta. No? Hindi naman kailangan mahabang prayer eh. Basta lumabas lang sa bibig mo. Hindi naman pwede yung pinutungan mo lang ng kamay na ganyan tapos hindi ka nagsasalita. Kailangan lumabas sa bibig mo yung salita na pinutungan mo ganyan. Ngayon, habang nakita ko na nakaganon lang, nasulyap lang yung mata ko. Ang ginawa ko, nag-desisyon po ako na parang kayo ko pang lumapit. Parang burong sulong ka. Na, marami naman magpe-pray dyan eh. Marami naman lalapit ka rin eh. Pero parang ganito lang kabilis. Ganito lang kadali. Yan lang. Parang wala pa ka 1 seconds eh. Anong 1 second? Wala pa eh. Ngayon, nung pagkatapos po nun, kinuwento niya sa akin na nung time daw na yon na nilayhan siya, bigla raw siya nakakita ng pakitain. At ang sabi niya, nakita daw niya, kung tama po yung description ha, yung kwento. May mga tao daw na mga nakatali, nakatalikala, something na gano'n, dyan. Mga nakatalikala, gano'n. Ngayon, nakita niya yung sarili niya na may hawak siyang lampara. Anong lampara? Liwanag, di ba? Liwanag yun. At habang dumadaan daw siya, naliliwanagan yung mga tao na naka-bandage, nakatali. Yung mga tali nila, isa-isang nakakalap. So, very symbolic. Meaning, itong taong ito, na simple lang na ginanunan mo, na wala pang 1 second, siya ay tinatawag ng Diyos na maging liwanag. At ang liwanag po ay magagaling sa pangaral ng salita ng Diyos. Kaya siya ay maglilingkod sa Panginoon at sa pagsesermon niya, sa pagsishare niya, sa pagsasalita niya ng salita ng Diyos,
yung mga tao ko ay lalaya. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pastor ko ay sermon ng sermon, kasi yung liwanag na lumalabas sa bibig nila na galing sa salita ng Diyos, magbibigay ng kalayaan. Ngayon, masyado pang maaga, pero pinakita na ng Diyos sa kanya na ito ang calling mo. Malinaw mo ba? Ito ang pagkatawag sa iyo. No? Eh, ito pong kasama niyo pong ito, itong tao pong ito, ay galing dito. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi meron po kayong na-produce na 5 worker na galing sa lugar na to. No? In addition, dito kay, you know, kay Chesna, no? Matapang ito. Kay May, kay Regine, sino pa? No? Ay, purihin ang Panginoon kasi na pupulfill niyo yung sinabi ni Jesus na manalangin kayo na ang Diyos ay magpadala ng mga manggagawa. At na ibibigay niyo po yun. Hindi yung puro hingi, kayo lang hingi. Hingi, tayo lang hingi. Hingi, ako lang hingi. Kundi tayo naman ang nagbibigay sa Panginoon. No, sa pamamagitan ng nakapag-produce ng mga manggagawa. Ayan. Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, pwedeng ikaw, sabihin mo sa katabi mo, pwedeng ikaw, yung may hawak ng lampara. At sa pagsishare mo sa mga tao, makakalag ang mga tanikala nila at makakabilala sila sa Panginoon. Amen. So, sabi mo sa katabi, baka ikaw na susunod sa magpapasto. Huwag kang hihindi. Naku, huwag kang hihindi. Alam niyo ba si Mama Mary? Kilala niyo ba si Mama Mary? Asawa ni Papa Joseph. Sino anak nila? Si Jesus. Anong tawag sa kanila? Sus Maria Joseph. Doon galing yung word na yun. Eh, sabi ni Lang Angel kay Mama Mary, magkakaanak ka. At ang magiging anak mo, ang magiging tagapagligtas. Alam niyo, sabi ni Mama Mary, mangyari ang kalooban ng Diyos sa akin. Ayon sa sinabi mo. Hindi siya, ay hindi, yoko na, iya ako eh. Pangit lang ako eh. Oh, hindi niya sinabi yun. Sabi niya, mangyari ang kalooban ng Diyos sa akin. Sabihin mo nga ngayon, mangyari ang kalooban ng Diyos sa akin. Huwag natin kinokontra. No, ang ganda-ganda na nga na sinabi ng Diyos eh. Huwag natin kukontra yun. Kasi maganda lahat ang plano ng Panginoon. Wala siyang pangit. Sabihin mo nga sa katabi mo. No, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, kahit pangit ka, maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Ayan, eh ako naman. Ewan po, bakit kayo papayag na pangit kayo? No, maganda ang plano ng Diyos, pero so, patawa lang yun. No? Kayo po ay, alam niyo ba ganito? Alam niyo kung bakit nandito po kayo? Sabihin niyo kasi na-invite ako. Sabihin niyo kasi na wala na akong magawa. Pinawera sa ako dito eh. Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos ay attracted sa inyo. Ganong kayo kaganda sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos ay attracted sa inyo. Kaya siya na ang nagligaw sa inyo. Siya na ang naglapit sa inyo. No? Sabihin mo ganyan sa katabi mo, mas gaganda ka pa kung aayusin mo yung pilay mo. Kaya ano po, ulitin ko po, ang Diyos ang i-attracted sa inyo. Na sabi niya gano'n eh, nilapit niya kayo sa Kanya. Nilapit niya kayo sa Kanya. No? Eh, nag-effort ang Diyos na ilapit kayo. Kaya huwag natin sayangin yung effort na yun. Maganda po ang plano ng Panginoon. Ang Diyos ay nagsisimula pa lang. Akala natin parang pagod na tayo, kumahaba na matagal. No? Ang Diyos po ay nagsisimula pa lang. Hindi nyo pa alam kung ano yung mga plano niya sa bawat isa. Amen. Sabi po na ng purihin ng Panginoon. Amen. So, tinatawag ko po sino po yung MC dito ngayon. Si... Okay po. Babay na sa Facebook mamayang hapon na lang po.